Samantala, galit na galit si Asha na naglalakad patungo sa opisina ni Catherine. Nalaman niya nangyaring pangingindap kay Mart, walang ibang gagawa nun kundi ang hayop na si Mr. Lopez. Malakas sa binuksan ni Asha ng pinto ng office si Catherine at muling sinakal si Catherine na kinagulat niya. Sunod-sunod na inihimpas si Catherine ang kamay ni Ashton dahil nahihirapan na siyang huminga. Where is your evil father, Catherine? Galit na galit niyang sigaw dito. Inalis na Rico ang pagkakasakal ni Ashton kay Catherine at inalayo ang dalaga kay Ashton. Hindi kanya masasagot ng maayos kung sakal-sakal mo siya, kuya. Baka mauna pa siyang mamatay bago ka makakuha ng sagot. Saad ni Rico, saka siya umalis sa gitna nila ni Catherine. Hawak-hawak na ngayon ni Catherine ang leeg niya at sunod-sunod pang napaubo. Nanlilisik ang mga mata ni Catherine na tinignan si Ashton. Alam kong may alam ka kung sa nagtatago ang ama mo. Sabihin mo sa akin kung ayaw mong idamay pa kita. Wika na naman ni Ashton. Hinihingal pa si Catherine at pasasama ang tingin niya kay Ashton. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko nga alam? Tanungan ba ako na nawawalang tao, Ashton? Sa tingin mo ba may pakialam ako kung nasan siya ngayon? Wala akong pakialam sa problema ninyong dalawa. Kaya pwede ba? Huwag mong ilipat sa akin ang galit mo sa kanya dahil kung ano man ang naging kasalanan niya sa iyo, wala akong kinalaman doon. Balik na yung sigaw ni Catherine. Pagod na siyang maging mahina. Siguro nga malakas lang siyang tingnan sa panlabas niyang kaanyuan. Pero hinang-hina na siya sa loob niya dahil sa nangyayari rin sa buhay niya. Pero ni isa wala man lang siyang makakampi. He kidnapped Amor. He is your father, Catherine, kaya't sigurado kung may alam ka kung saan siya nagtatago at kung saan niya dinilang asawa ko. Wala akong pakialam sa asawa mo. Halos naiiyak ng sigaw ni Catherine. Kung hinahanap mo siya, huwag mo siya sa akin hanapin. May sarili akong problema na kailangan ko ring ayusin. Hindi ko na responsibilidad pang alamin kung nasan ang asawa mo, Ashton, dahil may sarili din akong problema. I need to find my mom too at hawak din siya ni Daddy. I just want a peaceful life. Galit na galit niya ng sigaw. Kung nawawala ang asawa mo, hindi ko na problema ang pagiging pabaya mo. Hindi ako hanapan ng mga taong nawawala. It's your fault na hindi mo tinali ng mabuti dyan sa katawan mo. Huwag mong isisi sa ibang taong kapabayaan mo. You can do everything, right? Bakit ka pa nagsasayang ng oras sa akin? Kung kaya mo namang hanapin siya, di ba? You have a lot of connections. You are a billionaire. At kaya mong bayaran lahat ng tao para hanapin siya. I need to find my mom too, kaya wala akong panong hanapin si Amor. Hawak din siya ng hayop kong ama, kaya huwag mo akong abalahin. Dahil gumagawa ko ng sarili kong paraan to find my mom. Ano ba ang kaya ko sa kaya mong gawin? At ano lang ang kaya ko sa kaya gawin ng sarili kong ama? Huwag kang bakla, Ashton. Huwag akong paghanapan mo sa asawa mo. Nanggagalaiting saad ni Catherine, sa kanya tinalikuran ang mga ito kahit na sarili niyang office. Sinundan ni Rico ng tingin si Catherine at alam niya may malaki ring pinagdaraanan si Catherine. Kuya, let's go. She's right, saka I think she's telling the truth. I can't believe na ginagawa rin pala ito ni Mr. Lopez sa sarili niyang anak. Nagigilty tuloy si Rico dahil sa panunugod niyang magkuya kay Catherine. Hindi naman nila alam ang pinagdaraanan ng tao. Lumabas na si Ashton. Tinitingnan sa paligid si Catherine. Baka sakaling makita niya. Galit siya sa ama ni Catherine at mukha namang walang kinalaman si Catherine sa kahiyupang ginagawa ni Mr. Lopez. Umaapoy ang dibdib ni Ashton sa sobrang galit na nararamdaman niya. Bumalik siya ng kumpanya at galit na galit na ipinatawag si Captain Terago. I told you to protect her, pero bakit nakalusot ang mga kidnapper na yon? Pinalis mo bang lahat ng tao mo sa pagbabantay sa kanila? Galit na galit niyang sa adito. Yumuko naman si Captain Terago para humingi ng pasensya. Hinahabol na po sila ng mga tauhan ko ngayon, Mr. Del Rio. Ibabalik namin ang buhay ang asawa mo. Seryoso namang wika ni Captain Terago. Inis na nagulo ni Ashton ang buhok niya. Hindi niya alam kung ano magagawa niya kapag may nangyaring hindi maganda kay Amor. Habulin niyo nang hindi kayo nahahalata dahil baka mataranta mga hype na yon, mapatay pa nilang asawa ko. Masusunod po, Mr. Del Rio. Pasensya na sa pagiging pabaya namin. Mabilis na namang sagot saka nagpaalam na at tinawag ang mga tao niya para harapin si Amor at may balik ng maayos at tigtas. Hindi naman mapakali si Ashton. Saan ka pupunta? Pagpipigil ni Rico nang akmang aalis sana si Ashton. Inis namang inalis ni Asha ng pagkakahawak sana ni Rico. Sa tingin mo ba, maghihintay lang ako rito? Hindi ko kaya maghintay. I need to make sure that my wife is safe. May diin niyang wika saka niya iniwan si Rico at sumunod siya kay Captain Terago. Hayaan mo na siya sa gusto niyang gawin. Hindi talaga yun mapapakali sa paghihintay lang ng balita. Wika naman ni Kayden kay Rico. Lahat sila nag-aalala dahil sa mga nangyayari. Inilihim naman nilang nangyari kay Gabriel at Kevin dahil pinaguradong mag-aalala lamang sila. Bumalik si Rico, Kayden at Fred sa office ni Ashton. Naabutan pa nila doon si Danica na hindi rin mapakali. Samantala, malaki ang ngiti ni Emmanuel nang malaman niyang nakuha nila si Amor. Idala niyo ang babaeng andito.
utos niya sa mga lalaking may hawak kay Amor. Napapailing naman at nanghihinayang si Roselda sa asawa niya. Hindi niya akalain na tuloy nitong nilamon ng kasamaan. Stop doing this, Emmanuel. Bumalik na lang tayo sa dati nating buhay. Isipin mo naman sana si Catherine. Naghihintay siya sa atin kaya maawa ka naman sa kanya. She is alone. Kilala mo ang mga daliyo. Hindi sila hihinto hanggat di kanila napapasuko or worst, patayan. Nakikiusap ako sa'yo, tama na. Itigil mo na to at makipag-usap na lang tayo sa kanila. Nakikiusap na saan ni Roselda. Pwede ba, Roselda? Sa tingin mo ba mapapakausapan pa natin sila na maayos? Lalo na ang Ashton Del Rio na yan? Magkamatay na pero hindi ako susuko sa kanila. Sigaw niya naman sa asawa niya. Alang-alang na lang kay Catherine, please. Mas mabuti nang nakakakulong ka. At least madadalaw at makikita ka namin dun. Huwag mo naman na sana pang hintay na malamig na bangkay ka naming hahawakan. Naiiyak ng pakiusap ni Roselda. Pero sarado pa rin ang isip ni Emmanuel. Inilingan niya ang asawa niya. Hindi siya magpapahuli dahil alam niyang hindi papayag ang mga daliyo na makakalaya pa siya lalo na sa laki na nagawa niyang kasalanan. Kung namatay ako, kayo ng anak mong magdiriwang. Akala mo ba hindi ko nalaman na balak niyo akong takasan? Wala kayo ibang pamilya kundi ako lang, Roselda. Walang aalis sa inyong dalawa at hindi niyo ako iiwan. Kinawa kong lahat ng to para sa pamilyang to. Ibinigay kong lahat para mabigyan lang kayo ng maganda at marangyang buhay kaya't sama-sama tayo kahit saan. May diin niyang iwika at iniwan na si Roselda. Napaiyak na lang si Roselda. Sarado ng isip ng asawa niya at paniguradong kahit anong pakiusap ang gawin niya, hindi na makikinig pa si Emmanuel. Nangungulila na si Roselda sa anak nila. Hindi siya pinapayagan ni Emmanuel na umuwi para tingnan ang anak nila dahil alam ni Emmanuel na tatakasan na siya ng mag-ina niya. Ginawa niyang lahat, maibigay lang ang lahat ng pangailangan ng pamilya niya, kaya hindi siya papayag na tatakasan lang siya ng mga ito. Walang magagawa si Roselda kundi ang tapusin ang kasamaan ng sarili niyang asawa. Naiiyak na lang siya dahil mahal na mahal niya si Emmanuel. Pero hindi man lang niya namalay na unti-unti na pala nabulag ang asawa niya sa maling gawain. Kung naagapan niya lang sana, kung natuto lang sana siyang lumaban sa asawa niya noon, baka sakaling naayos pa. Mabait naman noon si Emmanuel, pero bigla na lang itong nagbago dahil sa malaking halagang ibinayad sa kanya. Iba talagang nagagawa ng kapangyarihan ng pera. Kaya niyang bulagi ng mga tao at baguhin ng mga ito. Naiiyak si Roselda para sa anak niya, pero ito na lang tayong parang naiisip niya para makalaya na si Catherine sa kamay ng sarili niyang ama. Samantala, tahimik na nakasakay pa rin si Amor sa van. Ilang oras na silang paikot-ikot sa Maynila dahil iniwasan ng mga taong nanguha sa kanya mga checkpoint. Hanggang ngayon kasi nag-iisip pa rin sila ng paraan kung paano nila may lalabas si Amor nang hindi sila nahuhuli. Napadiing si Amor nang muling sumakit ang puson niya. Naramdaman niyang tila ba may likidong lumabas sa private part niya. Nanginginig na rin ang mga tuhod niya, hindi dahil sa takot kundi dahil sa sakit na nararamdaman niya. Tiningnan ni Amor ang pagkababae niya at kitang-kita niya ang pagdurugo niya. Hindi siya mangmang para hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Hindi pa siya dinadatnan at di malabong nagdadalan tao siya, pero natatakot siya dahil kung totoo mang buntis siya, natatakot siya para sa baby niya. Nilibot ni Amor ang palingan niya sa loob ng van. Di naman nakawak sa kanya mga lalaking armado na katabi niya. Nang makita niyang bag na isang lalaki at may laman tong granada, mabilis niya itong kinuha at inalis kagad ang pin na ay kinagulat ng mga lalaki. Halos magkagulo sila na makita ang hawak-hawak ni Amor. Masakit na ang puso ni Amor at pakiramdam niya, may malalaglag mula sa puso niya pero tinitiis niya iyon. Miss, huwag mong ilalaglag yan. Tila natatakot na ringwika ng lalaking katabi niya pero ngumisi lang si Amor. Do you think that I'm joking na hindi ko to bibitawan? Huwag mo kong hahawakan. Don't you dare. Nagbabantang sigaw ni Amor sa lalaking katabi niya. Itinaas naman ang lalaki ang kamay niya para ipakita kay Amor na hindi niya ito tatangkay ng hawakan. Kung ayaw niyong sabay-sabay tayong mamatay dito, dagdag pa niya, ayaw niyang magpabigat pa sa alalahanin ni Ashton. Marami nang iniisip si Ashton at ayaw ni Amor na dumagdag pa. Miss, hindi magandang biro yan. Isang pagkakamali mo lang mabitawan yan, sasabog tayong lahat. Alam ko, baling naman ni Amor sa driver. Nakahinto na sila ngayon sa gilid at pinapakausapan si Amor na bitiwan ang hawak-hawak niyang granada. Rinig nila ang sunod-sunod na pagring ang cellphone ng isa sa mga kasama nila pero walang nagtangkang sagutin yon dahil nakatuon silang lahat kay Amor. Miss, hindi ka makakaligtas kapag yan ang binitawan mo. Anas pa ng isa. Alam ko at hindi ako tanga para hindi ko alam ang pwedeng mangyari sa ating lahat sa loob ng van na to. Pareho lang din naman ang mangyayari, diba? Mga tauhan kayo ni Attorney Lopez. That devil man. Nanggagalaiti sa galit si Amor. Muling nagring ang cellphone ng driver at akma sanang kukunin yun ng lalaki nang pigilan siya ni Amor.
Don't pick that and answer that call. Pagbabanta niya. Nag-iisip ang mga lalaki kung paano nila mahahawakan si Amor nang hindi yan nabibitawan ng granada. All of you, out! Maotoridad na saan ni Amor sa kanilang apat. Napapamoran lang sila dahil mananagot dito sila sa boss kapag nalaman na napakawalan pa ang isang babaeng wala namang kalaban-laban sa kanila. Kung bakit ba naman na isama pang bag nilang naglalaman ng granada? Mag-usap tayo ng maayos, miss. I don't want to talk to any one of you. Get out of the van or else bibitawan ko to. Kapag may nangyaring masama sa baby ko, sabay-sabay tayong mamamatay. Nagtataka naman sa kanya ang mga lalaki dahil wala naman silang makita ang kasama nilang baby. Bakas na ang iniindang sakit ni Amor sa mukha niya. Nagbubutil-butil ng pawis sa noon niya dahil sa pagtitiis niya sa sakit na nararamdaman niya. Buisit pare! Saad ng lalaki na makita niyang bakas ng dugo sa inuupa ni Amor. Baba! Sigaw pa ni Amor na nakapagpataranta sa kanilang apat. Dahan-dahan naman silang bumaba ng van at paulit-ulit na napapamura dahil sa kapal pa kanila. Babae lang yung kinidnap nila at apat pa sila pero mukhang makakawala pa. Baba! Saad ng driver. Nagdadahan-dahang bumaba pero inaobserbahan pa rin nila si Amor. Dahil kapag naibaba niyang kamay niya, kailan nilang agawin sa kanyang granada lalo pat may sakit siyang dinadaing. Nakita na namin sir. Saad na isang special forces sa tauhan ni Captain Tirago sa earpiece niya habang nasa isang building siya habak-hawak ang mahaba niyang sniper na nakatutok sa van na pinagsakay nila kay Amor. Siguraduhin yung magiging ligtas si Mrs. De Leo, utos si Captain Tirago, dahil hindi nila alam ang mangyayari kapag nagalit si Ashton. We will, sir, sagot ng sniper man. Gamit ang telescope niya sa sniper niya, tiningnan niya ang peso ni Amor. Hindi nila alam kung bakit huminto ang mga ito. Napakulat ang noon ng sniper man na makita niyang dahan-dahang bumababa ang mga lalaki sa van. Napapatoon ang buo niyang atensyon sa nangyayari sa sasakyan. Nakaredy ng hintuturo ng sniper man para patamaan ang isa sa kanila, pero napahinto rin siya sa gagawin niya na makita niyang lumabas si Amor mula sa loob ng van. Buisit! Mura niya nang makita niyang bakas ng dugo sa katawan niya. Pansin niyang may hawak-hawak si Amor, kaya tinignan niya yon. Huwag kayong magpapaputok. She's holding a grenade. Baka magulat siya at mabitawan niyang hawak-hawak niya kapag nagpaputok kayo. Pag-warning niya sa mga kasama niya. Samantala, bababa sana si Ashton sa van na sinasakyan nila nang pigilan siya ni Captain Tirago. Where are you going? Tanong ni Captain Tirago. My wife needs me. I can't take watching her three. They're with those jerk men. Can't you see what's happening there? Hintay na lang natin ang gagawin ng asawa mo. Look at them. Nag-iingat din sa kanya mga kidnapper niya. Huwag kang magpadalos-dalos, lalo na kung ikakasira ng plano nating lahat. Anas pa ni Captain Tirago. Inis na umayos sa pagkakaapo si Ashton at muling tilingnan ng peso ni na Amor. Hindi niya masyadong makita kung anong nangyayari dahil medyo may kalayuan sila. Huwag kayong lalapit sa akin kung ayaw niyong isama ko kayo sa impyerno. Wika ni Amor habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa granada. Maingat naman lumalapit ng mga tuhan ni Captain Tirago sa van. Wala pa naman nakakapansin sa kanila. Let's go, man. Mahinang saad ng isang lalaki habang gumagapang para makalapit sa likod ng van. Are you ready? Tanong ng namumuno sa mga sniper man. Okay na. Nakaset na kami dito. You can fire them now. Sagot naman ang lalaking nagtago sa likod ng van. Hindi siya kalayuan kay Amor. Nakatutok siya nakatingin sa hawak-hawak ni Amor. Kailan nilang maging handa dahil posibleng mabitawan ni Amor ang granada kapag nagulat siya. Kitang-kita nila ang mga dugo sa gitnang parte ni Amor. Nakanda na rin ang mga nasa medic team kung ano man ang mangyayari kay Amor. Buisit! Wala pa ba kayong gagawin? She's bleeding! My wife is bleeding! Hindi na namang makapaghintay na sigaw ni Ashton. Alalang-alala na siya kay Amor kung ano nangyayari sa kanya sa loob ng van kung bakit ito duguan. You need to wait patiently, Mr. Del Rio, dahil kapag bibiglain natin, baka mas lalo tayong mahirapan. Saad ni Captain Tirago. Nang masiguro ng sniper man na nakanda ng mga kasama nila na malapit kay Amor, sinenya sa niya ng mga kasama niyang sniper man para patamaan ang apat na lalaki na dahan-dahan pa rin lumalayo kay Amor. Fire! Utos na namumunong sniper man. Sabay-sabay silang nagpaputok ng sniper na mabilis tumama sa apat na lalaki. Sa sobrang gulat ni Amor, napasigaw na lamang siya. Mabilis naman umaksyon na lalaking nasa likod ng van para saluhin ang granada ng nabitawan ni Amor dahil sa gulat niya. Habang yung isa naman mabilis na napitan si Amor at niyakap to dahil kung mabigo man ang kasama niyang masalo ang granada, masiguro naman ang isa na ligtas si Amor. Napatakip si Amor sa mukha niya dahil sa takot na nararamdaman niya. Wala na siyang pakialam kung sinong nakayakap sa kanya. Hinihintay niyang sumabog ang granada ng nabitawan niya pero wala. Narinig. Mabilis na nilayo ng mga lalaking granada upang pasalubugin ito sa open field.
Amor! Sigaw ni Ashton. Saka siya mabilis na tumakbo papalapit sa asawa. Nanghihina namang bumagsak si Amor sa bisig ng lalaking yumakap sa kanya. Hindi niya talaga kayang tiisin ang sakit na nararamdaman niya. Mabilis naman kumilos ang medic team para puntan si Amor at siguraduhin ang kaligtasan niya. Baby, please, wake up! Halos naiiyak na wika ni Ashton nang makalapit siya kay Amor. Nakahiga na si Amor sa stretcher at tinitingnan na lamang ang mga nasa medic team ang kalagayan niya. Tuluyan ang nawalan ng malay si Amor dahil kanina pa niya idinadaing ang sakit na nararamdaman niya. What's happening to her? Is she okay? Why is she bleeding? Hindi na talaga mapakali si Ashton. Excuse me, sir, but we need to take her to the hospital right now. Saad naman na isang babae at mabilis na sinakay si Amor sa ambulance to take her to the nearest hospital. Buisit! Sigaw na naman ni Ashton. Kuya, let's go! Sigaw ni Rico na nagawang sumunod kina Ashton. Sumakay naman na si Ashton sa kotse ni Rico para sundan si Amor. Naiwan naman na si na Captain Tirago at ang mga tauhan niya at ang ilang mga PNP to investigate. Kailangan nilang ilagay sa morgue ang katawan ng apat na lalaki na hindi nila kaligtas dahil sa lakas ng tama ng sniper sa kanila. Cellphone nila to. Saad na isang tauhan ni Captain Tirago habang hawak-hawak ang cellphone. Lahat ng mga makuha niyong gamit sa loob ng van, isama niyo sa investigation room para malaman natin kung kaninong tao mga ito at kung sino nag-utos sa kanila. Maotoridad na wika ni Captain Tirago. Nadala na sa ospital si Amor. Mabilis naman siyang inasikaso ng mga doktor pero wala silang pinayagan na makapasok sa loob. Kaya walang nagawa si Ashton kundi maghintay sa waiting area. Samantala, si Kayden at Fred naman, they are doing their best para hindi makita o malaman ni Kevin at Gabriel kung anong nangyayari. Nakatuon naman ang atensyon ni Catherine sa TV niya sa opisina. Walang ibang pinag-uusapan sa district office kundi ang ginawa ng kanyang ama. Maging ang iba niyang katrabaho ay kinamumuhian niya dahil konektado siya kay Mr. Lopez. Manhid naman na si Catherine sa mga salitang binabado sa kanya na mga katrabaho niya. Wala na siyang pakialam sa sabihin nila dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Nakakailang hiling na siya na sana maayos ng kanyang ina sa kamay ng sarili niyang ama. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Catherine sa kanya pinatay ang TV niya. Walang ibang laman ng mga balita kundi sa mga nangyayari na kagagawa ng ama niya. Napanood na rin ang pangidap kay Amor at sa pagdurugo nito. Hinihiling niyang sana'y maging maayos si Amor. Dumoble ang halaki ng halaga na nakapatong sa ulo ni Emmanuel. Hindi na rin titigil si Chairman hanggat hindi yan napapahuli si Emmanuel. Pagbabayarin niya ito sa nagawa niyang kasalanan sa pamilya niya at sa pagpatay niya sa anak niya. Maaga siyang naulila sa anak niya at wala siyang kamalay-malay na kaibigan pala nilang pumatay sa anak niya. Ilang oras na nakalipas, lumabas naman ang doktor mula sa kwartong pinaglalagay nila kay Amor. Mabilis na tumayo si Rico at Ashton upang tanungin ang kalagay ni Amor. How is she, Doc? Tanong kaagad ni Ashton. Napangiti naman sa kanya ang doktor. She's okay now. She needs to rest lalo-lalo na't muntik na siyang miscarriage. Mabuti na lamang at makapit ang bata. Anas ng doktor. Parandalian namang natigilan si Ashton dahil pakiramdam niya'y nabingi siya yata sa sinabi ng doktor. She what? Tanong ni Ashton. Tama ba siya ng pagkakarinig o iba lang ang narinig niya? She's pregnant, Mr. Del Rio. The baby and she are okay now. Kailangan mo niyang magpahinga. Magigising din siya mamaya. Saad ng doktor, saka siya nagpaalam at binati na rin si Ashton dahil maging ama na siya without knowing na may panganay na si Ashton. Napapailing at natatawa naman si Rico dahil magkakaroon na ng pangalawang baby ang kuya niya. Ang pag-aalala nila kanina turned into excitement dahil sa bago maging miyembro sa pamilya nila. She's pregnant? Tila hindi pa makapaniwalang saad ni Ashton. Natapik na lang ni Rico ang balikat ni Ashton dahil baka nananaginip pa rin to. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, di ba? Tingnan mo na lang siya sa loob. Saad ni Rico saka sila pumasok sa loob ng kwarto ni Amor. Walang malay si Amor at naka-hospital gown na siya ngayon. Mahimbing na siyang natutulog at may ilang aparatos na nakakabit sa kanya. Naupo si Ashton sa labi ni Amor habang si Rico naman na natili sa sofa para hayaan ang kuya niyang makausap ang asawa niya. Halo-halo tuloy ang nararamdamang emosyon ni Ashton ngayon. Galit, pag-aalala at tuwa dahil magkakaroon na naman sila ng baby ni Amor. Hinawakan niya ang kamay ni Amor at tinalikan ito. I'm sorry for what happened. Hindi ko nagawang protektahan ka from those jerk. I am really sorry, baby. Nahihiya niyang wika kahit natulog si Amor. Paano na lang kapag may nangyari sa baby nila, lalong-lalo na kay Amor? Hindi na talaga alam ni Ashton ang gagawin niya. Hindi niya kayang mawala sa kanyang mag-ina niya. Mabuti na lamang at kahit papaano, naging maayos at ligtas silang dalawa. You are so brave, babe. Thank you so much for protecting yourself and our baby. I love you so much.
Napakawalang kwento ko because I let this happen to you and to our baby. Patuloy niyang kinakausap si Amor. Abot ang kabatakot na naramdaman niya kanina nang malaman niyang kinidnap si Amor. Gusto niya nalang patayin ang mga empleyado niya kanina, lalo na mga gwardiya na dalawa naman silang nagawa para iligtas si Amor. Mabuti nilang malakas ang loob ni Amor at nakaisip siya kagad ng paraan to save herself. Naghintay sila sa ospital. May isang segundo hindi iniwan ni Ashton si Amor sa gilid ng kama niya. Habang si Rico naman naupo na lang sa sofa at nagbabasa ng mga magazine. Makalipas naman ang ilang oras, nagising naman si Amor. Unti-unti pa nang nakakatulog si Ashton, pero nang maramdaman niyang gumalaw ang kamay ni Amor, tinignan niya ito. Tila nagising ang diwa niya na makita niyang gising na ang asawa niya. "Babe, you're awake." Tuwang-tuwa niyang wika. Napalingon naman si Rico sa pwesto nila and he is happy too dahil gising na si Amor. Di na muna nilapitan ni Rico ang dalawa para bigyan ng oras na makapag-usap. "Where are we?" tanong ni Amor sa kanya dahan-dahang umupo. Inalalay naman siya ni Asha na makasandal sa headboard. "We are at the hospital. How are you feeling? Are you okay now? Are you hungry? Do you need something? Just tell me. May masakit ba sa'yo so I can call the doctor?" Napapailing na lang si Rico sa kuya niya. Nakapakarami agad ng tanong. "I'm okay now, Ashton. What happened dun sa mga lalaki?" tanong ka agad ni Amor. "Let's not talk about them. They are with Satan now. Magpahinga ka na muna at walang ibang aalalahanin kundi ang sarili mo at ang baby natin, okay?" Bahagyang nagulat si Amor sa sinabi ni Ashton. "Oo nga pala, she's bleeding kanina." Napahawak na lamang siya sa tingin niya. "Anong sabi ng doktor?" tanong ni Amor. Kinakabahan at the same time natutuwa siya. "They told me that you're pregnant at yun ang dahilan kung bakit ka dinugo kanina. Mabuti na lang makapit ang baby natin. Pinili niyang manatili." Natutuwa rin balita ni Ashton. Sayang lang at di nangyaring gusto mangyari ni Ashton. Gusto niya sanang mula kay Amor niya marinig ang balitang buntis siya. Kaso nangyari naman to. Yung doktor tuloy nakapagsabi sa kanya na buntis ang asawa niya. "Really? Oh my God!" Hindi makapaniwalang saan ni Amor. Di naman na dapat siya magugulat lalo pat posible naman talaga siyang mabuntis dahil sa nangyari sa kanila ni Ashton. Pero iba pa rin talaga kapag nalaman mong buntis ka. Nawala ang atensya nila sa nangyari dahil sa balitang they are having a second baby. Mabuti na rin yon para hindi sila nai-stress sa kaiisip sa mga nangyayari. Samantala, seryosong mukha ni Kevin na nakatingin kay Fred at Kayden. Di na siya natutuwa sa ginagawa ng dalawa na inaharangan si Gabriel na manood sa TV. Pati siya pinipigilan. "I already know what you're trying to hide from us." "Nag-aalala talaga kami, lalo na ate ko yon." Naiinis na saan ni Kevin sa dalawa. Natigilan naman si Fred at Kayden at tinignan si Kevin na seryosong nakatingin sa kanila. Sakto naman ang pagdating ni Chairman. "Let them go to the hospital. Amor is okay now." Utos si Chairman sa dalawang magkaibigan. Tumango naman at yumuko ang dalawa kay Chairman. Bahagyaring nabawasan ang galit na nararamdaman ni Chairman nang malaman niya magkakaupo na ulit siya. "Sige na, gumayak na kayo." Saan ni Fred kay Kevin? Nang matapos silang magayak, nagtungo na sila kung saan ospital na nanatili si Amor. "Ano pong ginagawa ni Mommy sa hospital, Tito?" Inosenteng tanong ni Gabriel habang nasa biyahe sila. Hindi naman alam ni Kevin ang sasabihin, kaya nag-isip siya ng paraan. "Nagpo-check up lang ang mommy mo, baby. She's fine," sagot niya sa pamangkin. Napatango-tango naman si Gabriel. Naghintay na makarating na sila sa ospital. Hindi naman binawalan ng ospital ang pwedeng dumalo sa kwarto ni Amor, lalo na't nasa VVIP room siya. Nang makarating sila sa ospital, mabilis silang hinanap ang kwarto ni Amor. "Hi, Daddy!" sigaw ni Gabriel nang makita niyang daddy niya. Nagtatanong naman ng mga mata ni Ashton sa dalawa niyang kaibigan kung bakit nila dinala sa ospital si Gabriel. Utos si Chairman. Saad naman kaagad ni Fred dahil mababasa mo lang naman sa mukha ni Ashton kung anong sinasabi niya eh. "Hindi niya dapat siya nilalabas. Alam niyo naman kung ano nangyayari. Paano kung gamitin nila yung bata ha?" Pinipigilan ni Ashton ang galit niya lalo pat karga-karga niya na si Gabriel. "Sa sobrang dami na naka-escort sa amin, tingnan lang natin kung may butas pa silang papasukan para makuha siya sa amin." Wika ni Kayden. Pakiramdam tuloy nila kanina para sila mga VIP. Dinaig pang presidente sa daming escort na sasakyan nila hanggang makarating ng ospital. Pati buong ospital na papalibutan ng mga armadong lalaki to secure them. Ito ang utos si Chairman. Hanggat hindi pa nahuhuli si Emmanuel, hindi aalisin ni Chairman ang mga kinuha niyang magbabantay sa pamilya niya. Hindi naman ang sumagot si Ashton sa dalawa sa kanya binalingan si Gabriel at hinalikan ito sa pisngi. Nilapitan nila si Amor na kumakain na ngayon. "Hi, baby." Bati ni Amor dito. Pinaupo ni Ashton si Gabriel sa binti niya para makita ng ayos ang ina niya. "Hi, mommy. You okay po?" "What are you doing here?"
Kuryosong tanong ng bata. Nagkatingin na naman si Amar at Ashton, saka sila nag-iitian. Ano ang gagawin ni Emmanuel kapag nalaman niyang palpak at mga tauhan niyang pagdukot kay Amar? Magawa kayang mabawi ni Catherine ang ina niya sa kamay ng kanyang daddy? Mapagbayad pa kaya ni Ashton si Emmanuel para sa lahat ng mga kasalanan dito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.